Pag-aralan naman natin ngayon ang ating special product. Focus tayo sa binomials. Okay, paano nga ba mag-multiply? For example, we have x plus 5 times x minus 4. Okay, our target is to determine the product of these binomials. Okay, x plus 5, isang binomial. Another binomial, we have x minus 4. Bakit nga ba sila binomial? Kasi mayroon tayong binubuong dalawang term. The given expression consists of two terms. First, second term. Ang first term natin dito ay x at ang second term natin dito ay negative 4. Sa ating first binomial, x ang ating first term, positive 5 ang ating second term. Kaya we have two binomials. Now, our target is to determine the product x plus 5 times x minus 4. I-multiply lang natin ang x times x. Pwede nating i-apply yung ating natutunan na FOIL method. Ang FOIL ay first, outer, inner, last. Okay? Pero kung kaya mo namang kuhanin ang product na isang tinginan lamang, pwede mo nang i-apply. Okay, x times x, x squared. Bakit ba naging x squared yun? Kasi sa ating product rule, meron tayong automatic na 1 sa ating exponent. Kapag tayo nag-multiply, ina-add natin ang exponent. 1 plus 1 is 2, kinokopya natin ang ating variable. Next, sa ating outer, okay, ito yung ating first to first. How about first? Yung ating outer. Paano yung outer natin? Okay, x times negative 4 is negative 4x. Ating second outer, we have positive 5 times x is plus 5x. Kaya siya naging negative 4 is negative yung ating sign. Next, yung last, constant. Positive 5 times negative 4 is negative 20. Sisimplify natin ang ating middle term. X squared, negative 4 plus 5, para lang tayo nagsisimplify ng integers, negative 4 plus 5 is, okay, unlike sign, subtract, 5 minus 4 is 1, copy the sign, positive siya. Ibig sabihin, positive yon, positive 1x. Pero ang 1x natin ay hindi na natin nilalagay kasi understood na meron tayong numerical coefficient. Okay, balik natin ang ating x. Okay, that is negative 20. Therefore, the product is x squared plus x minus 20. Sa ating basic mathematics, dapat ito ay yung mahalagang nauunawaan ng ating mga mag-aaral para nang sa ganun talagang bago ka pumunta sa mga higher mathematics ay talagang ikaw ay handa. Okay? Ito yung ating basic algebra content na dapat ay alam na alam mo at basic na ito para sa iyo. X, gamit tayo ng ibang variable. For example, y plus 7 times y plus 3. Okay? Ang ituturo ko na ngayon shortcut ay ganito na lang para tayo ay mas madali. Y times y, y squared, 7 plus 3, 10. Positive yon, positive 10 because they are both positive. Anong ginamit na variable? Y. Meaning, 7 plus 3, 10, positive yon. 7 times 3, positive 21. Therefore, the final product is y squared plus 10y plus 21. Another example, we have m minus 5 times m plus 7. Okay, shortcut ulit tayo. M, first to first, direct na tayo kahit hindi na tayo dumaan sa FOIL method. M times m, m squared, negative 5 plus 7, positive 2. Ano ang variable na ginamit? M. Negative 5 times positive 7 is negative 30. Kinuha natin ang product ng ating negative 5 times positive 7 is negative 35. Therefore, the final product is m squared plus 2m minus 35. How about this given? Quantity p plus 5 times p minus 5. Okay, p times p, p squared,
5 minus 5 is 0. P times negative 5 is negative 25. Nagkaroon tayo ngayon ng result na tinatawag na difference of 2 squares. Pag sinabing difference of 2 squares, para silang perfect square kasi ang p squared minus 25 can be written as p squared minus 5 squared. Okay? Kaya, ayan. Kinakita ulit natin, uulitin ko, p squared minus 25 can be written as p squared minus 5 squared. Yun yung tinatawag na difference of 2 squares. Another example, we have d plus 3 times d minus 10. Okay? D times d is d squared. 3 minus 10 is negative 7. Anong variable ang ginamit? D. Positive 3 times negative 10 is negative 30. Therefore, the final product is d squared minus 7d minus 30.